gift siguro yun, na pag sino-joke ko, nangyayari. Wow. Maalala niyo yung si Mew X? Although, baka mabago, pero nangyari. Sandali nga lang. Sandali. Malay nyo, mangyayari ulit yan sa inyo, sa inyong tatlo. Pasensya na sa iba na hindi ko na, hindi M, hindi C, hindi T, T ang umpisa ng pangalan. Pero may remedyo pa rin yan. Ano, sir? May remedyo? Ikaw, Cruzy, anong remedyo niya? Mrosie. Pwede mong palitan, pero pwede ka rin mag-asawa na ang apelido ay M. Kasi maging Mrs. M ka, kunyari, Mrs. Molina. Yun ang paraan. Menilin. Mesia. Pero hindi na niya. Wala na siyang interest na mag-MDRT eh. Kasi lagi naman siyang top manager, top agency, top MD. Pero, kinakabahan sa kay? Supernova. Meron pa akong isang nakita, Mensa. Pinosin na naman nila, pero dati na pala yun. Oo, dati na pa sila. At ang Mensa, lamang din kasi ang umpisa M. Wow. Hindi, bank assurance, pero naging agency. Naging agency na. Meron ba kayo natulog doon? Sa umpisa pa lang, mga kwentong barbero. Wala pa. Balikan natin yung mas malalim at mas mahaba. Mas mahabang pwentuhan ulit kasi mag-uumpisa ako sa elementary. Pero may iksi lang. Elementary, high school, college. I'm a product of the public school system. Elementary ko, wala na. Wala na yung dating elementary school ko. Ginawa ng Rojas West Central School na sana ay pupuntahan namin. High school ko, wala na rin. Isabela High School noon, ngayon Isabela National High School na. Meron akong kwento dyan sa Isabela National High School. Transferi ako, galing ako ng Muñoz National High School. Na noong time na yun, hindi pa national. Dahil transferi ako, dahil nga ang daddy ko nag-training sa UP Los Banos, lumipat siya ng DILG noong time na yun. So ako ang man of the house. Biro nyo, 13 years old ako. Ako ang tiga sipak ng kahoy, tiga alaga ng manok, baboy sa amin. Kasi ang mami ko teacher din eh. So ako ang tatay. Nung time na yan, wala pang kuryente sa amin. Kaya kailangan, bago magtakip silim, nandun ako sa bahay, tigakarga ako ng gaas sa mga gasera. Tapos nandun ako sa, dahil natatakot din ako, bata pa ako, natatakot din ako sa madilim. Nandun ako sa harap, maghihintay ako ngayon na uuwi sila. Yung mami ko at saka mga kapatid ko. Kasi umuwi sila dun sa parsonage na dati namin tiniraan. Sa lolo at lola ko. Nakasanayan na namin eh, na hindi agad uuwi ng bahay. Pero ako, kailangan ko umuwi. Kasi yung mga alaga ko manok at baboy. Kasi yung mga ilaw namin. Kaya, nag-high school ako sa Rojas. First year high school doon. Pero dahil nga ang plano talaga ay mag-Isabela High School ako. Nung matapos ni Daddy ang training niya ng isang taon, balik ako ng Isabela High. Yun ang original plan. Eh ang policy doon, hindi ka pwedeng mag-section 1 agad. Dinala ako sa last section. Section 16 yata. Dahil na-transfer ako eh. Pagkatapos ng first periodical, tayo kami ng number 1. So, nag-meeting buong second year. Nag-meeting sila mga teachers. Hindi natin makikita yung competition between the two kung hindi natin ililipat si Marvin sa section 1. Pinatalon ako from section 16 to section 1. Sa buong history ng Isabela High School hanggang ngayon, hindi pa nahulit dyan. Wow. Totoo yan, hindi yan kwentong barbero at hindi yan pagyayabang. Natural lang yan. Hindi totoo yan. Yan ang kwento. Tapos siyempre, nung college, nag-UP ako. Alam niyo ba kurso ko? Hindi. Hindi. Ang kurso ko, Agricultural Engineering. Bakit ko napili yun? Kasi ang nasa isip ko nun, pag nakagraduate ako, nag-board exam ako at pumasa, merong naka-prefix na engineer sa pangalan ko.
Ganon ako kababaw. Hindi, totoo yan. Oh, pero ang isa pang reason, ang daddy ko ay frustrated agriculturally. Eh, mabait akong anak eh. Sabi niya, ikaw ang magpatuloy ng naudlot kong pangarap. So, kinuha ko yung agricultural engineering. Mabait? Hindi. Mabait. Masunurin. Masunurin. Pansinin niyo yung mabait at masunurin, yan ang hinahanap ni MP Ibana. Wow. Kasi magagalit yan pag hindi ka susunod. Pag hindi ka mabait. Gusto niyong nahahide lang siya. Tapos ang pipi niyan, pag hindi kayo mabait. Pag hindi kayo sumusunod. So, nung panahon na, nung kumuha ko ng agricultural engineering, wala pang mga major subjects noon, wala pang major fields of specialization. Siguro, papakinggan nyo tong ito, soil and water conservation, meteorology, irrigation, ito pala irrigation, exempted ako dito, yung pag-design ng irrigation system, yung dam. Yung professor ko, Ilocano pala, taga-Ilocos, patay. Agricultural mechanization, ito ang pinakasikat. Kasi kung nakikita ninyo sa mga bukirin, yung combined threshold, yan mga designs yan ng agricultural engineer. Yung bayaw ko na hindi ko mapakuha ng policy dito sa Alliance, magkapareho kami kaya doble ang pagiging magbayaw namin. Bayaw kasi ang tawagan namin sa national organization na to, professional organization. Kahit saan ka mang lupalok, kahit saan ka mang graduate, basta ag-end yung kurso mo, bayaw ang tawagan. Siyang nag-design ng impeller rice mill kung saan naging sikat siya sa buong Pilipinas at Southeast Asia. Naging awardee pa siya, presidential awardee dahil sa design niya na yun. Hindi ko mapakuha ng Alliance. Kino-compare niya sa kan eh, sa Sun Life. Yung binigay ko noon. Talagang point to point ang comparison. Ewan ko kung bakit parang talo tayo. Hindi rin masagot ni RBM. Hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot kung bakit. Binigay ko. Nagpagawa ako ng proposal sa inaanak ko na nasa Sun Life. Para dun sa bayaw ko kasi nag-visit na nga ako eh. Bigay ko na yun sa'yo, naksik ako. Ayaw ko na yung bayaw ko na yun. Ikaw na lang mag-offer. Pero kailangan pumunta ka doon. Eh, buntis siya noon. Hindi siya nakapunta. Tapos ngayon ay pandemic. Wala. So, yun yung relationship ng kurso namin sa pang-araw-araw na buhay natin. Sino bang hindi kumakain ng bigas sa inyo? Lahat tayo hindi kumakain ng bigas. Kanin. Kanin. Plain or fried. Java. Pero hindi tayo kumakain ng bigas. Yun ang contribution namin sa society. Pero ako, wala eh. Kinalimutan ko na eh. Nag-alliance na lang ako. Alam niyo ba na yung kurso namin, hindi na AE ang tawag. Ngayon, naging AB na. Agricultural and Biosystems Engineer na ang tawag sa amin. O ABE. Dito sa Alliance, siguro, sa buong Alliance hindi ko alam, pero dito sa Lyra, sigurado ako na ako lang ang mag-isa na ABE. Maliban lang kay Pastor Abe, saka kay Karen Abe, may Abe. Agriculture din si Daddy? Oo nga, pero hindi Biosystems Engineer. Saka yung pangalan niya kasi, yung nickname niya, Abe. Kami Abe din. Bago pa ako graduate pala, kinuha ko ng ISU. Etsagi Campus bilang statistician. Tapos pumasok din ako ng Ministry of Agriculture and Food. Hindi nyo na inabutan yun. Sinong umabot doon na MAF? Agriculture and Food wala. DA na kasi. Pumasok din ako sa BAEX. Ang destino ko, Tarlac. BAEX sa Quezon City, sa Ilocos. Alam niyo ba nung nasa DA ako o MAF, ang destino ko ay Filipino. Ang tawag sa amin pala ay hindi agricultural technologies. Ang tawag sa amin nun ay agricultural picnician. Picnician. Kasi yung mga may projects, may fish pond, mga vegetable farming, ganyan, pinupuntahan namin, pinagluluto kami, pinagkakatay pa kami ng native na manok, kambing.
Nagpipiknik. Kaya ang tawag sa amin ay agricultural picnician. Tapos naging technical sales rep din ako sa feeds. Animal feeds. Pag sinabi nating animal, hindi lang yung apat ang paa, kasama na yung dalawa, lumilipad. Kasama yon mga pellets. Tapos, pumasok din ako sa bangko. Pumasok din ako sa San Miguel. Naging distributor, dealer ang tawag pala sa amin. Pero nung time na yon, hindi pa San Miguel Corporation ang may-ari. Mamaya, pupunta tayo doon. Alam niyo ba na nung elementary ako ay nag-business din ako? Business, yung maliitan na. Umaangkat ako ng tubo. Alam niyo yung tubo? Sugar cane? Sugar. Yung pinapangos. Ang puhunan ko noon per bundle ay 20 pesos. Puputol-putulin mo yan ng mga 1.5 feet. Bebenta ko ng 2.50 o 3 pesos. Ibig sabihin, yung 20 pesos ko per bundle, nagiging 100 yan. Anong relationship dito sa Alliance? Parang Aspire with Pro lang, times 5. Yan, hindi ko alam dati yan. Pero nung binabalikan ko, may napupulot ako na connection eh. Pareho lang pala ito noon ka ako. So, nakapag-negosyo ako noon. Tapos, dahil sa tatay ko din, natuto ko magbenta ng magazine subscription. At dahil nasa DILG ang daddy ko noon, ang connection niya, mga gobernador, mga mayor, so ang binibentahan niya yung sa Kapitolyo, sa mga munisipyo. At ako ang nagdadala yung libreng regalo nila, akong kumukuha ng payment nila, kaya nakikilala ko sila. Nagkaroon ako ng confidence na magbenta din ng magazines. So, pansinin ninyo, ang aking education ay pangmasa. Ang aking experiences sa trabaho ay pangmasa. Sino ba naging market ko sa Alliance? Pangmayaman ba? Pangmasa din. Kung may nakinig sa inyo lang sa MDRT, sinabi ko, pinagyabang ko yan. Na kilalanin nyo nga ang Isabela, na dati ay hindi nyo alam kung nasaan. Ano ba ang Isabela sa buong Alliance? Nandiyan ang Lyra Kako, nandito kami. Ang Isabela Kako ay may tatlong cities. Cagayan, Santiago, Ilagan. Tignan ninyo yung client list ko. Maliban sa inaanak ko at ako ko sa kasal, na tiga rito sa Salvador, Santiago, wala na akong client na tiga city. Cagayan man, Ilagan man, tsaka Santiago proper. Wala. So paano ako naging MDRT? Pasa lang naman yung minarket ko eh. Diba? Pinagyabang ko yan talaga. Sabi ko, hindi nyo kami kilala dati. Ngayon, pinalo namin ng Metro Dagupan, Metro Baguio. Metro Manila, pinalo natin, di ba? Metro Cebu, Metro Davao, Metro Naga. Puro metro yan. Metro Santiago tayo eh. Metro na rin tayo. Tayo ang nangunguna, pero nagbibili ka din. Ayon sa ating MP na medyo nervyoso din pala. Hindi, kahit na. Ako, pinatawa-tawa ko lang yan eh. Ano ang lesson doon? Nilagay ko dito, treasure every experience and put it in a bank account. To be withdrawn when the need for it arises. So, napakarami kong experiences doon. Napakarami kong background na ginamit nung pumunta ako dito. So parang nag-withdraw lang ako eh. Winidraw ko yung experiences ko, kung ano man lesson na napulot ko doon, tapos ginamit ko dito. May binago ba ako? Wala. Tumarget ba ako ng mayayaman? Hindi. Although gusto ko rin. Kasi napakahirap kasi yung mag-maintain ka ng 60 plus na accounts para ma-attain mo yung MDRT compared dun sa iba na may connection na mayaman, baka isa lang o dalawa lang, kaya na nila yung 3 million ANP.
So yun ang lesson. Ay, meron pala dyan. Sige, balikan ko naman yung nasa feed company ako. Ang office namin ay Pampanga, San Fernando, Pampanga. Pero ang naging assignment ko ay Bulacan, Tarlac, Pebaisia, Pangasinan, La Union, Benguet, kasama ng Baguio. Siyempre, baguhan ako doon at iba-iba ang kultura ng mga tao. So papasok na naman yung panibagong experience dito. Yung time na yun, nung nasa feed company ako, ang namamayagpag sa market ay yung Big Five. Hindi ko alam kung alam niyo yung mga kwentong ganyan. Sino ba yung mga Big Five? Hindi ko na matandaan yung iba, pero ang pinakasikat nun ay Vitaritz, Bimeg, Rubina. Eh kami, gold label ang pangalan ng feeds namin eh. Nakikita nyo siguro dito yan. Meron na rin dito eh, sa region 2. So anong ginagawa namin? Nag-innovate kami. Tinatawag namin yung sarili namin na Big Six. Diba? Big Five, Big Six. Although, wala namang panay, wala namang nagbe-verify yan. Ito, nangyayari yan dito sa atin. Kunyari, sa school, kung hindi ka kasama sa top 10, ano ka? Top 11. Sa election, kung hindi ka lumabas na SB, top 8 yun eh. Top 9 ka. Ganyan din sa amin noon. Nag-innovate kami. Dahil hindi kami masyadong sikat noon, meron akong natatanda na isang technique. Ganito kasi ako noon eh. Ako ang account developer noon. Sa ibang lugar, kunyari, hindi dito sa teritoryo. Lumapit ako sa isang traditional na outlet ng feeds, animal feeds. Makailang beses yan. Parang sa insurance din, makailang beses kang nag-aalok, hindi ka pinapansin, hindi ka kinukuna ng order. So mag-innovate ka. Anong ginagawa ko noon? Kunyari, yung tinatarget kong isang outlet, may nakita kong bata dyan, boy, halika. Magsusulat ako ngayon. One bag, broiler starter, 10 kilos chick booster, gold label. Punta ka doon ha, bigyan mo ng pera. Pero binabantayan mo. Manang, pabili nga ako ng ganito, bibigay niya. Ay, wala kami yan eh. Ulitin mo naman yan sa ibang bata, o kahit na medyo may edad na. Maghahanap yan, magtatanong, wala. So ngayon, the next na bumisita ka, pag inalok mo ulit, ay, tamang-tama, pumunta ka rito kasi may mga naghahanap. Innovation yun. Tama. Dishonesty ba yun? Hindi. Hindi dishonesty yun. Innovation. Pahapyawan ko na rin ng konti nung siguro after a decade, umalis kami magkakasama sa Gold Label Feeds. Nagsarili kami. From San Fernando, Pampanga, pumunta kami ng Angeles City. Nag-open kami ng sarili namin. Yun naman na yung ginamit kong time para makapag-devote ng time ko sa mga bata ng mas mahaba. Kasi weekend lang ako dati. Tapos pagbalik ko, yumayakap si AJ dito sa kita ko. Dad, huwag kang umalis. Wala kaming kasama. Andiyan naman yung dalawang yaya nyo. Andiyan naman si Mami nyo. Si Mami, daily naman umalis. So, ginamit kong opportunity yon para maka, hindi naman actually home base, pero malapit nang mag-home base. Ako yung namimili ng mais dito, mais darap, dadalhin ko doon sa Pampanga. Pagbalik ko ng Isabela, dala ko naman yung finished product na feeds. So ako ang distributor ng Region 2. Siyempre, ginajack up ko yung presyo noon. At meron akong commission per bag sa mga feeds. At meron akong commission na centavos per kilo sa mga ingredients. Naging customer ko ang Valley Feeds kung inabutan nyo sa Cordon. Wala na, hindi nyo na inabutan. Doon ko nakilala yung kaibigan namin ni Jasper na si Joseph Rinos. Yung sa tower-tower ha. Empleyado siya doon sa Valley Feeds na. Ako, may sarili akong brand. Mas malakas ako magbigay ng commission. Nag-ehente sa akin si Joseph. So may pinagsamahan kami kaya. Andun yung tiwala.
Hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin si Joseph Rinos. At yung pag-a-apply ng D2TEL, siya yung contact dito eh. Nakapagpasok ako ng isa, ay dalawa. Isa si Jasper, isa si Angeli. Pero hanggang ngayon, nala pa. Malay natin, baka sa susunod ng mga araw, nagkakaroon din yan. Mahaba na ba yung kwento ko? Kailang, sakit lang, sir. Pero, ganito ang mindset ko noon. Sinisiguro ko na in every step of the way, sa mga business dealings ko, ay honest ako. So, nandun na yung honesty, nandun na yung lahat-lahat na nakikita niyo sa akin, nandun na dati. Wala akong binago. Ang nabago lang talaga sa akin, dumami ang highlights ko. Kasi nung pumunta ko dito na Sabado, sabi ni Jasper, sumisilip na yung mga uban mo. Hindi ko lang siya na-correct na highlights ito. Magpagalagay din kayo. Ituloy ko yung kwento. Habang ongoing yung aming dealership, distribution ko sa feeds, yung feed manufacturing namin sa Pampanga, nagkaroon ako ng chance na makapasok sa hindi pa San Miguel ang tawag doon eh. Yung Pop Cola, nagkaroon ng vacancy. Cosmos Bottling Corporation na pag-aari ng mga Concepcion. Joey Concepcion, kilala. Tatay niya si naging secretary ng DTI yata, no? Yung Concepcion. Mayayaman niya. So, nakapasok ako. Pinagsabay ko yan. Yung dealership ko ng feeds, distribution ko ng Pop Cola, tsaka mga beer, diba? Hanggang sa nung hindi ko na kaya, hinintuan ko na yung feeds. Sabi ko, ito na yung chance ko na makasama ko yung mag-iina ko ng diretsyo. So, binitawan ko yung isa. Nung time na yon, 18 ang dealers sa hindi lang Isabela. Isabela, tsaka dito sa may Cordillera, nasakop ng planta ng Santiago. Ay, hindi planta. Warehouse ng Santiago. 18. Napakarami namin. Pero nung nabilihan ni Cojuangco, San Miguel Corporation na, ni-streamline yung operation, yung mga maliliit na dealers, nanggal. Tatlo lang kaming naiwan. Ang kasama ko, yung nanay ni ex-mayor namin na Abilin, kung kilala niyo yung standard lumber dito sa Santiago, tsaka yung Petron doon, mayaman yan, yung matandang lim. At tsaka yung si Condring Condaya ng Madela. Mga mayayaman yan, mga kontratista. Tatlo kami. So, napabilang na ako sa Millionaire's Row. Lagi kami binubola. Pag may meeting kami sa planta, laging magandang umaga yan. Magandang umaga sa ating mga millionaryong dealers. Ganyan siya. Ako, napapaisip ako. Binubola lang yata kami ng mga ito. Ako. Kasama sa marketing yan. Yung binubus nila yung ego mo. Para isa buhay mo na yun. Tinawag ka milyonaryo, panindigan mo, milyonaryo ka. Although naging milyonaryo talaga ako, hindi nga lang ako mayabang. At hindi ako yung vulgar na yung showy. Nakita niyo yung bahay namin, ganun pa rin. Kasi hindi naman talaga namin bahay. Bahay ng in-laws ko yun. Ang mga sasakyan ko noon, although marami, hindi pang sosyal. Trucks, pick-up. May dalawang kotse pero hindi pang chicks. Pang negosyo talaga. Meron pa akong kolong-kolong eh. Hindi, totoo yan. Pero, nawalan kasi ako ng malaki. Siguro yung iba sinasabi, inindan niya yan. Kaya ang ginawa ng misis ko, pinapabantayan ako sa mother-in-law ko. Nung kaumpisa kong huminto, nagkaroon ako ng losses na milyon. Binabantayan ako baka daw anong may isip ko. Nagkukulong ako sa kwarto, lalo na kung tanghali tapat. Alam niyo kung bakit? Nanonood ako ng Itbulaga. Yung portion na yung kanta-kanta nila Tito Vic.
Yun ang nagpapasaya sa akin. Akala nila namumurugan ako sa nawala akong pera. Pero, bago kasi yun, nakausap ko yung uncle ko na nasa land bank dati. Sabi niya, magkano ba losses mo? Ganito ang kalit. Nakailang taon ka dyan? Mahigit 7 years. Ganito ka. Total losses divided by 7 years, pero gawin mo siyang number of days. Lumalabas na nasa 400 plus lang. 400 plus a day ang losses ko dun sa 7 plus years na pag-stay ko sa dealership ko. Sabi niya, oh, yan lang 400. Oh, sabi na lang 500. Isipin mo na lang na araw-araw kayong nag-Jollibee ng mga anak mo. Kaya, mind-setting. Mga lessons yan na kasi ako, hindi lang naman laging success stories ang napagdaanan ko eh. May mga ganyan din. Kaya ngayon, ayoko na. Ayoko na magkaroon ng tao. So, connected pa rin sa Alliance, ayoko na mag-AL. Willing akong tumulong, pero hindi ko kayo sagot na kinakadi, kinabunohan. Ayoko na. Kasi ganyan din nangyari sa akin sa bangko, manager ako dati. Nagkaroon ng atraso yung tao kong isa, ako mong sumagot. Siya, the following day, nawala. Ako, mula sa araw ngayon hanggang ngayon, hindi ako nawala. Ako ang humaharap. Sinabihan ako ng command responsibility. So, maintindahin nyo siguro kung bakit ganito lang ako. Ayaw ko na eh. So, meron akong lesson doon sa distributorship ko. Pag tinatawag kang milyonaryo, may malaking kapalit yun sa quota at sales volume. Kasi kahit milyonaryo sila, ako hindi ko naman talaga tinuturing na milyonaryo sa sarili ko. Although kumita ako ng millions din doon, ang pinagmamalaki ko lang, ako ang kauna-unahang best dealer sa buong region 2. Noon. Okay, wala nang parampahan. Wala na nga yung pan eh. Wala na yung Cosmos eh. San Miguel na nga ngayon. Oh. Ang sumunod kong experience doon, di huminto na ako. Kasi pala, nung time na yun, doon nawala ang daddy ko. Nung nasa, ano siya, nakalibing na, may time na pumunta ako doon, mag-isa ko. Tumitindig yung balahibo ko. Inausap ko talaga siya. Aloud. Mag-isa ko lang sa sementeryo eh. Pinasok ko yung sasakay ko doon sa malapit sa Nietzsche. Dad, kako, tulungan mo na ako mag-decide kung bibitawan ko na ba yung dealership ko o hindi. Kasi hindi na maganda yung nangyayari noon. Tambak sila ng tambak sa amin ng goods. Nung naging best dealer ako, ang maximum na nabebenta ko ay almost 20,000 cases a month. Ang binigay na quota ko ay 23,000 to 24,000 cases a month. Ganyan palagi. So ibig sabihin may excess. May surplus ako sa stocks, 4,000. The following month, another 4,000, 8,000 na yan. Tapos yung issuances ko sa company, hindi na nila sinunod yung 7 days o 2 weeks yung cheque. Ang ginawa nila kung ano yung dulong cheque ko, tapos binagsakan ulit ako ng 20,000 plus na stocks, ilalagay ulit sa dulo. So every Monday noon, may naka-issue akong 1 million plus. E minsan wala kaming benta na ganun sa buong linggo. Ang ginagawa ko, tumatakbo ako sa parents ko. Humihiram ako ng pandugtong, pang pondo. Pag nakabenta ako the following week, balik ako doon, ibabalik ko. Hindi pa uso yung kanon, gikas-gikas. Personal, iabot ko. E nung namatay sila, wala nga. Ayoko na. So, umalis ako. Pagkaalis ko, di naiwan. Meron akong naiwan na 2 truck. Naisip ko, bakit hindi ako mag-buy and sell ng palay? Wala akong kaalam-alam. Pinasok ko yan. Isa sa naging advisors ko noon, o hiningan ko ng bayo, kung kilala niyo si Oscar Tumamaw, ang isa sa pinakamayaman sa San Isidro, na pinsan ko, na namatay noong April due to COVID, siyang nag-advise ako. Pinasok ko yan,